Hello, hello po, live tayo. Hello, my friends, hello. I want to let you know. Hello, mga ka-DNA ng kataas-taasang Diyos. Kumusta? Kumustas? Hello? Post ko ang link na ito. Tignan ko nga. Mapupost ko kaya siya. Ay, ayaw. Attachment unavailable. So arise to your rest and be blessed by our prayers as we glory in your embrace. Walang umaapir dito na may na yata. The glory. Pala ako pwede magpasa, ano ba yan? Anong nangyari? Kaya magpasa, hindi ko pwede ipasa pala yung akili. Paano ba? Mag-aral nga tayo mabuti tungkol dito. Pakipasa nyo na lang, hindi ko maipasa sarili ko. Yung link. Pag maipasa na ninyo, yan, pwede ko i-click tapos, yan, pwede ko ipasa. Hello? Walang ano, walang lumalabas na mga, mahina na naman siguro ang aking signal. Kanina namatay eh. Kumusta ang aking boses? Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganon ka pa rin na tayo ay huling magkita. Nakakanta ng araw, guys. Hello! Yung mga before millennial. Wala akong, wala lumalabas na comment yata. It's okay. Now, we'll start with the new series. Itong series na ito, actually, ganito naman halos ang ating nagiging buod, no?
Ang bagong serye natin ito ay pinamagatan natin ng Exercise Our Godlikeness. Kumusta aking boses? Ha? Godlikeness. Ito kasi ang deklarasyon bago pa ibaba ang tao sa lupa o bago makita ang tao sa lupa na sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating kalarawan at katulad. Godlikeness. Sabi niya, let us make man in our image after our likeness. So, katulad, likeness, kung hindi naman natin ito alamin, paano naman tayo? Anong pinagtitigil natin sa lupa na ito? Ito ang mga sinabi ni Solomon. Vanity of vanities, sabi niya. Walang kabuluhan ng lahat. Yeah. Okay. Walang ano, walang nakikita akong ano dito. Alright. Now, bahagi palagi ng ating pagpapahayag o pamamahagi ay ang ikasasakdal ng mga banal. Banal. Ulitin ko po. Punta tayo sa Epeso chapter. Epeso. Chapter 4. Wala kaya dito. Ba't ganyan? Wala kaya. Hindi ko nakikita ang inyong mga comments. It's okay. Siguro sa akin signal. Pero okay naman daw ang ano ko yata dyan. Tingnan natin. Dito sa Epeso chapter 4, simulan natin sa 11. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ano ang kanilang layunin? Bakit binigyan sila ng ganitong mga biyaya o gifts? Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, until we all come in the unity of faith, iisa, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Sabi sa verse 13, fullness of Christ, kapuspusan. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every word of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. So perfecting of the sense means we grow up from being a child, meaning you become mature. And also one thing is that the saints, the holy ones, are not perfect simply because they do not know. But a child, when he is or she is born, he has all the attributes. He has all the ingredients within him. He has all the senses. A child, a one-hour-old child, is the same as 20-year-old man with 5 senses and everything. Wala ka nang idadagdag sa kanya. Nothing to add. Sa English, we are trying to speak in English because there are kids, there are ministers listening to us from South Africa. Alright, now, once a child is born, he is complete within him. He is totally human. But we have to train the child, teach him how to use his senses. This is what we're doing. Now, Tagalogin natin. Tagalogin natin. Alright?
Can you acknowledge, guys, if brothers from South Africa are there, from other nationalities, so we can at least use language that we will both understand. Alright? At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba ay maging propeta, at ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastors o pastor at mga guro. Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Meaning to say, ang mga banal na ito, these saints are the members of the body of Christ, the visible manifestation and representation of Christ, the image of the invisible Christ, the fullness of the Godhead. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisang pananampalataya. So we have different faith, but we should be in one faith. And what is that? Alright? Until we come to the fullness of Christ. Alright? Now, isa sa mga pangunahing halige ng mga banal, sinasabi sa 1 Corinthians 6, 9 hanggang 10, tayo ay mga salaula noon. Pero sa verse 11, sinabi, 1 Corinthians 6, 11, na tayo ay mga binanal na. Hanggat hindi tayo nagkaroon ng pakakilala sa sarili na tayo binanal na, tatamaan at tatablan tayo ng maliit na sandata ng sanglibutan na ito. So, kailangan ma-exercise natin. Ano ba exercise? Sanayin natin, sarili natin sa buhay Diyos. Alright? Godlikeness. Tingnan natin. Ito sabi sa 1 Timothy 4.7. 1 Timothy 4.7. 1 Timoteo 1.7. Basahin natin sa Tagalog. 1 Timothy 4.7. Sabi dito sa King James Version. Basahin natin muna. Verse 7 says, 1 Timothy 4:7, verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister. Sabi niya, pag pinaalala mo sa kapatiran ng mga bagay na ito, maging mabuti kang lingkod o minister o ambassador ni Jesu Cristo. Nourish up in the words of faith and of the of good doctrine whereunto thou hast attained. Nourish up in the words of faith. Marami may faith pero wala silang good doctrine. So, Hindi perfect. Hindi perfecto. Pwede sabi mo may faith ka, pero hindi good ang doktrina mo, o katuruan, o kaalaman. So itong sinasabihan dito si Timothy, sabi niya, whereunto thou hast attained. Ibig sabihin, na kay Timoteo na ito. Sabi niya, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral. So, pwedeng may pananampalataya, pero walang mabuting aral. Walang good doctrine. Na sinusunod mo hanggang ngayon. Ibig sabihin, nagagawa na ito ni Timothy. Now, verse 7. Datapwat, itakwil mo ang mga kathang masama o masasama at walang kabuluhan. May mga kata, kaisipan. Alam mo na may mga kata, minsan.
sumaanlob natin pag napulaan ang ating mga ang tawag nito ay pamahiin. Nibo sa Bulacan daw, mayroong pamahiin dyan pag may namatayan, lahat ng salamin nakatakip. Dahil baka daw lumabas sa salamin ang patay, ang makita. O di ba dapat matuwa ka kung tunay nga siya yun, kung mahal mo siya, kaibigan mo siya. Ako, lumabas ka niyo sa salamin. Halika rito, usap na tayo muna. Kapi-kapi tayo. Di ba? Puro multo. Puro nakabatay sa takot. Yan. So pagka sinabihan natin na, wala na po yan, dito tuupo yan sa manlog natin. So mga kasing, sabi niya, itakwil yung mga kata na masasama. At magsanay ka sa kabanalan. Yan yan ang pagkasali naman sa Tagalog. Kabanalan means Diyos. Wala namang banal kundi Diyos. But refuse profane and old wives' fables. Nakasabihan ng mga asawa. And exercise thyself rather unto godliness. Ang godliness dito ay godlikeness. Ating daw sanayin ang ating sarili sa buhay na katulad ng Diyos. Alright? So, mga pangunahing kaalaman para tayo ay makasimula, ma-exercise o masana, sanayin ang ating sarili sa pagiging katulad ng Diyos. Ha? Kasi hanggat di tayo naging katulad ng Diyos, hindi matutupad yung tayo ay katuwiran ng Diyos. Pag hindi naganap yung katuwiran ng Diyos sa atin, sabi si Isaiah 54:17, hindi kayo pwede tabla ng anumang sandata, anumang atomic bomb, dahil kayo at tayo ay katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran daw natin ay sa Diyos. At naganap ito sa palitan sa krus, sa atonement. Kaya sa 2 Corinthians 5:21, sinasabi na tayo na ngayon ang nakikita ang katuwiran ng Diyos. Bakit? Dahil ang buhay natin ay Diyos. Ang buhay natin si Kristo. Diba? Kolosa 3:4. Kapag ang buhay natin si Kristo ay mahayag, mahayag din naman tayo sa kaluwalhatian kasama niya. So kaluwalhatian, walang kaluwalhatian na hindi buhay Diyos. Ang kaluwalhatian ay aura ng Diyos. So, hindi tayo pa pwedeng maging katuwiran ng Diyos kung ang buhay natin hindi katuwiran niya. Ang katuwiran ng Diyos si Kristo Jesus. Hindi lang siya katuwiran ng Diyos, siya ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Father Almighty, great I am, Abba Daddy. Salamat Holy Spirit Daddy. Paalala mo na naman sa amin kung sino kami bago palalangin ng sanglibutan. Abba Daddy, salamat at pinaalala sa amin ng banal na Espiritu na ang DNA mo ay siyang aming DNA bago pa man lalangin ng sanglibutan at naibalik kami sa aming original na katauhan nung tinanggap namin ang aming tunay na buhay na si Kristo Jesus na aming Panginoon na iyong kapuspusan. Salamat po at dalangin ko sa gabing ito sa iyo, Ama, ng mga makapakinig ng video na ito ngayon, bukas at sa mga sunod pang panahon na mabuksan ang bawat puso upang makilala namin ang tunay naming katauhan bago palalangin ang sanglibutan na ibinalik mo sa pamamagitan ng aming ngayong bagong katauhan na nasa kay Kristo Jesus na iyong kapuspusan. Salamat. We give you back the glory and the dominion. In Jesus' mighty name, our life. Amen. My angels again, I dispatch you guys in my life. Jesus Christ of Nazareth. Go forth. Amen. Amen. So, ano ang ating isa sa mga pangunahin alamin para ma-exercise natin ang ating pagka-Diyos, paging katulad ng Diyos. Meron pong marahil hindi gaanong napupunan ng marami, ngunit dahil hindi po tayo naturuan, hindi tayo nakasali sa perfecting of the saints o sa ikasasakdan ng mga banal. Mula bata hanggang ngayon ay nasa church din naman ng karamihan sa atin, nagsisimba,
nakikinig kay pastor o kay pastora, marahil nagbabible study rin. Pero mismo, karanasan ko na iniiwasan natin ang salitang tayo ay banal. Lalo tigit, iniiwasan natin ang katotohanan na tayo na ngayon ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Dahil yan ang diniklara sa Genesis chapter 1 verse 26. Lalangin natin ang tao upang ating maging larawan at katulad. Ibig sabihin larawan, nakikita ang Diyos sa pamamagitan natin. At katulad tayo ng Diyos. Alright? So, now, let's go! Leviticus chapter 17. Pakipasa ng mga links. Sa aklat ng Levi o Leviticus, Leviticus, itong anak ni Jacob, si Levi, dito kinuha ang mga sacerdote. Leviticus. Tingnan nyo ang meaning, ha? Now, Leviticus chapter 17. Itong mga, ha, ang mga, nung panahon ni Moses, pagdating sa Revelation, ang mga pari, ang mga sacerdote, ang laging binibigyan kapag sila nag-minister doon sa holy place, sa tabernakulo. Diba? So, malaga na tayo tinawag na hindi lamang hari, kundi mga sacerdote. Sila ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kung ano ipararating ng Diyos, sa pamagitan nitong mga sacerdote ay nakakarating sa tao. Yeah. Leviticus chapter 17 verse 11. Basahin ko po sa King James Version. For the life of the flesh is in the blood. And I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that make it an atonement for the soul. Take note of the word atonement. So New, so Old Testament, may meaning siya. Nilagay nila nung panahon na yon, isinulat sa Hebrew, ang atonement ay sinasabing parang tagapag-kansila ng inyong makasalanan. Tagapaghugas ng iyong kasalanan. Ngunit pagdating na sa Roma, sa New Testament, pagkatapos na itong dugo na binubuhos doon sa most holy place na dugo ng tupa na walang kapintasan, ay naging si Jesucristo, Kordero ng Diyos, na may dugo na banal, at nangyari sa krus, physically, ang kordero ng Diyos ay pinaslang bago padalangin ng sanglibutan. Kasi ang lahat ng kaganapan ay magmumula muna sa mundo o doon sa espiritu, sa hindi nakikita, bago maganap dito sa nakikitang mundo. So lahat ng buhay natin ay nagmumula muna sa ating consciousness of being, pakakilala sa ating sarili na hindi nakikita bago makita sa mundong ito. So marami sa atin, siya na rin ako noon, na maraming katalunan sa buhay, paghihirap sa buhay, hindi dahil nagising ako sa mahirap na buhay. Kundi nagising ako sa mahirap na buhay at nakilala ko ang aking katauhan noon na mahirap kami. Pero pinalitan ko. Sabi ko, iiwanan kita kahirapan. Ang tingin ko sa kahirapan noon, panlabas. Hindi ko alam nung sinasabi ko pala, ay pinapalitan ko na ang pagkakilala ko sa aking sarili na hindi na ako mahirap. Hindi nyo inabot marahil ang kahirapan na inabot ko. Ha? May dalawang gabi, hindi ka kumakain ng kanin. Dinanas ko na candy lang sa maghapon, isang piraso. Naranasan pag nagugutom ka, tumutunog ang tenga mo. Pangkaraniwan sa akin yan. Dahil gutom kami.
Pag nakakita kami ng pagkain, kahit na ano, basta pwede ipasok sa tiyan. Kung pwedeng alam putik, ipasok na kami sa aming tiyan. So, hindi ko alam na napapalitan na pala ang aking consciousness of being pagkakilala sa loob ko, sa sarili ko, na hindi na ako maghihirap. So, tama. Itong Leviticus 17:11, nung nangyari ito kay Kristo Jesus, doon sa Roma chapter 5, mayroon ding salitang atonement doon. Ang meaning doon sa Greek word ay exchange, palitan. Dito sa Old Testament, sinabi, panghugas ng iyong kasalanan. Pero kaya sinasabing panghugas sa iyong kasalanan, dahil taon-taon ito ginagawa ng high priest para sa buong Israel. Isang priest lang, isang saserdote gumagawa, hawa ang lahat ng tribo ng Israel. Papatay sila ng malinis na tupa at dalhin sa kabanal-banalang dako ng tabernakulo, iwitik doon, na ibig sabihin, tinanggap siguro, ganun siguro pagkaunawa nila, tinanggap ng Diyos ang paghuhugas sa kanilang kasalanan. Marami pa silang ritual, no? Na mayroong sinasabing scapegoat, na ililihans ng saserdote ang isang kambing at lahat ng kasalanan ng Israel ay naroon, pakawalan doon sa ilang daladala niyang kasalanan ng buong Israel. Ang isang namang animal ay patayin at yun naman ang panglinis sa kanila ang kasalanan, mga kasalanan. Ngunit pagdating ni Jesus, binago niya, hindi na taon-taon. Siya mismo nagkatawang-tawang Diyos para ibuhos niya ang kanyang banal na dugo sa krus upang hugasan, tubusin, angkinin ang lahat ng ating katauhang makasalanan. At nung siya'y nabuhay na maguli, ikaw at ako na sumampalataya sa kanya na siya'y Panginoon natin at sinabi natin, binuhay siya ng Ama mula sa patay, diniklara natin ang kaganapan ng palitan, exchange. So, hindi na taon-taon na pag-aalin ng dugo, kundi everlasting life. Wala nang patid na buhay na banal. Wala nang patid na buhay malinis. Kasi, siya naging ikaw. Nagpalitan. Exchange. Yan ang atonement naman doon. Meaning sa Greek. So, sabi niya, binanal na kayo. Sabi niya, kung ano siya, ganun kayo sa mundong ito. Diyan na perpekto ang pag-ibig natin. Ibig sabihin ng natin, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Banal na Espiritu, pag-ibig ng Anak, pag-ibig mo, natin, iisa. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. Pag sinayin natin, kasi ikaw at ako na ang kapuspusan ng Trinity dahil ang buhay natin, si Kristo Jesus, nakapuspusan ng Trinity. Alright? So, ang gusto ko tutukan natin sa perfecting of the saints sa gabing ito ay ang sinabi niya rito sa unang mga salita. For the life of the flesh is in the blood, sa Tagalog, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Lahat ng may laman ay nasa mundo. Mayroon din naman, sabi sa 1 Corinthians 15, mayroong laman na wala na sa mundo. Ang tinutukoy dito ay ang laman na nasa mundo. Alright? Ang hayop may laman. Ang kanyang buhay ay nasa kanyang dugo. Pag nabuhos ang dugo na yan, patay ang hayop. Ang ibon, may laman. Kapag natigis ang dugo ng ibon, patay din siya. Maging ang isda, may laman din.
may dugo din ang isda. Ang buhay ng lahat ng may laman ay nasa dugo. Ang tao ay may laman. So, ang buhay ng tao ay nasa kanyang dugo. Malinaw ang sabi, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Alright? Ang gusto ko patunayan natin doon sa exchange, sa palitan, sa atonement, noong nabuhay, maguli si Jesus, doon naganap ang palitan. At ang tinanggap nating katauhan o buhay na Kristo ay ang buhay ni Jesus nung siya ay bumangon mula sa patay. Kung mababasa natin sa aklat ng Juan, bago mamatay o nung nilagutan ng hininga si Jesus, natulog kumbaga, katulad ni Adan sa Genesis chapter 2, pinatulog siya ng Diyos at kinuha sa kanyang tadyang si Eva. Hindi kinuha sa tadyang ni Eva, aw ni Adan si Eva, nung hindi tulog si Adan. Dumating ang huling Adan, kailangan kukunin sa kanyang tadyang ang kanyang Eva, ang kanyang bride na ikaw at ako. Kaya nung nalagutan ang hininga si Jesus, isang may authority sa mundo, tao, tinusok na napakalapad na sibat ang tagiliran ng huling Adan, bumuhos ang dugo at tubig. Kaya may tatlong nagpapatutuo sa lupa. Ang Espiritu, buhay. Ang dugo, buhay. Ang tubig na mula sa tagiliran ng huling Adan upang kompleto ang paglilinis. Nangangahulugan na nung tinusok ang tagiliran ng huling Adan, nag-anonsyo ang nagsasalitang dugo. Sinasabi ng Diyos kay Cain, ang dugo ng kapatid mo, si Abel, nagsasalita. Pahayag ng dugo ng huling Adan nagsalita. May panganak na ang aking Eva. Ikaw at ako. So, nung binuhos o nabuhos ang dugo ni Jesus sa krus, inilibing siya. Naubos ang lahat ng dugo ni Jesus. Ang dugo na yun ay banal. Hindi niya tinubos ang tao lang, kundi ang sanglibutan. John 3:16, buong sanglibutan, buong lupa, tinubos. Ang dugo na yun. Binuhos! Diyan ang dugo na yun. Pangtubos. Ang dugo na yun, pambayan. Ang dugo na yun ay ebidensya na pinalitan ng binayar ng banal na pambayad ang mga hindi naging banal dahil sa kasalanan ng unang Adan. Ngunit bago makasala si Adan, sigurado siya'y banal. Nagkasala nga lang. Kaya mula noon, pinanganak tayo lahat ng sangkatauhan. Hindi banal. Ngunit dumating ang huling Adan, hindi para mag-alay ng kanyang dugo taon-taon. Minsan lang, ibinuhos ang pangtubos ng dugo. Hindi lamang panglinis. Ito yun ang buhay. Ang pambayad sa buhay. At tumakwil sa Diyos
buhay dahil sa pagkakasala. Inilibing si Jesus, walang dugo. Bumangon maguli. Sinabi niya kay Maria, Maria, huwag mo akong galawin. Dahil pumunta si Maria madaling araw doon sa libingan at nadatnan niya bukas ang libingan, kasi ang libingan ang parang yungib, may takip. May bato. Ang takip bato. Hindi kaya itulak ng isang tao. Pagkita niya, bukas na. Wala na ang katawan ni Jesus doon. Nakita niya may tao. Hindi niya na halata. Hindi niya na-recognize kung sino. Akala niya hardinero. Akala niya yung tagapamahala ng libingan. Sabi niya, Ginoo, ituro mo naman sa akin. Saan nila dinala ang aking Panginoon? Wala tayong time para puntahan niya, pero ito ang sabi ni Jesus. Mary! Maria! Minsan kapatid, hindi natin napagpuna. Para marinig natin, makilala ang boses ng Panginoon, kailangan personal na kausap mo siya. Tawagin niya mismo ang pangalan. Di siya sinasabi, oh, buong mundo! No. Personal ang Diyos. Kasi ang pagmamahal ay personal. Mary! Ha! Nung marinig ni Maria, tumakbo para siguro magpatira pa sa Panginoon at hawakan siya. Maging ang kanyang laylayan. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Mary, dahil hindi pa ako umaakyat sa aking ama. Dahil yung sinabi niya ay pagtupad ng ritual na ginagawa ng mga saserdote, Leviticus, na taon-taon pumapatay sila ng tupa at ang dugo dadalhin doon sa kabanal-banalang lugar at ibuhos doon para sa ikalilinis pagtubos ng kasalan ng buong Israel. Ngunit pagkalagot ng hininga ng Panginoong Jesus sa krus, ang tabing pagitan ng banal na lugar sa tabernakulo at kabanal-banalang lugar na tilon na kasing kapal daw, 3 inches ang kapal, biglang napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi napunit mula sa ibaba, mataas. Ibig sabi, nagsalita ang Diyos. This is my son. Hallelujah. Napunit ang pagitan ng langit at ng lupa. Napunit ang pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya nagkaroon ng reconciliation. Ibinalik sa iisa. Re means ibalik. Concile means iisa. Kung nahiwalay man ang langit at lupa dahil sa kasalanan ni Adan, kaya wala ng paraisong nakikita. Kapatid, nung nagkaroon ng palitan, nagdugtong uli ang langit at lupa, ang paraiso, nakapaloob sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, ikaw at ako ang templo ng kaharian ng Diyos. Ito
ang bahagi ng perfecting of the saints. Sa ikasasakdal ng mga banal upang masimulan nating i-exercise ang ating God-likeness. Sanayin ang ating mga sarili sa pagiging katulad ng Diyos. Ang Diyos na humiwalay sa tao na ibalik kaya ang sabi sa Korinto, He who is joined unto the Lord is one Elohim, one Spirit. King James Version. Nabalik! Ngunit, ang gusto ko, tutumbukin natin sa gabing ito, na ang buhay daw ng laman ay nasa dugo. Bumangon si Jesus. Nakita ni Mary. Hahawakan sana ni Mary. Sabi niyo, huwag mong hawakan, dali pa bumakat sa aking ama. Ngunit bumalik ka, pumunta ka sa aking mga kapatid, sa mga disipulo niya, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama, na kanilang ama. Ibig sabihin, dati, bago siya mamatay, tinawag niya mga disipulo niya, hindi ko na kayo tatawagin mga servants. Or, ano man servants? Dahil ang servants, hindi niya nila alam patungkol sa kanilang Panginoon. Mula ngayon, tatawagin ko kayong friends, kaibigan. Dahil ipinahayag ko sa iyo, sa inyo, ang aking dapat sa akin lang. Ngunit pagkabangon niya mula sa patay, nawala na ang pagiging friends. Dati servants, naging friends. Nang bumangon siya mula sa patay, doon nagsimula na siya'y naging panganay ng lahat ng kapatiran. Kaya sabi niya, sabihin mo sa aking mga kapatid, pag sinabing kapatid at akit siya sa ama, na kanilang ama, ibig sabihin, mula noon, lahat tayo naging lahi ng Diyos. Kung lahi tayo ng Diyos, ang buhay natin ay Diyos. Ang DNA natin ay Diyos. Walang dugo si Jesus, ngunit may laman. Nakita ni Maria. At aakit daw siya sa ama dahil dadalhin niyang dugo niya ron upang matupad ang ginagawa ni Aaron tuwing taon-taon nagwiwitik ng dugo doon sa kabanal-banal ng lugar. Kaya sabi niya, akit ako sa ama. Ang ibig niya sabihin, akit ako sa kabanal-banalang dako. At doon, ibubuhos ko ang dugo ko. Sa mga tuwid, may dugo si Jesus. Anong dugo? Sabi niya, sabihin mo sa akin mga kapatid, ibig sabihin, kung ano siya, ganun ang kanyang kapatid. Wala siyang dugo, pero may buhay si Jesus. Ang buhay daw ng dugo o ng laman ay nasa dugo. May laman si Jesus. Nakita ni Maria. Buhay siya. May buhay siya. Anong buhay niya? Buhay Diyos. Anong buhay natin? Kristo. Kapuspusan ng Diyos. Kapatid tayo ni Heso Kristo na panganay ng kapatidan. Sa mga tuwid, ang buhay mo ay nasa dugo mo. Ngunit ano ang tunay mo dugo? Ang dugo mo ay yung dugo na dala ni Jesus sa krus o dala ni Jesus sa kanyang ama. Ama, pum, 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 pum. Katunayan
bago palalangin ng sanglibutan, tinubos ko na sila. Revelations 13:8. Naganap sa physical. Ngunit, paano pinaslan ang kordero ng Diyos? Kung wala naman siya dugo na pantubos. Dahil ang lahat ng katubusan ay sa pamamagitan ng dugo, sabi sa Hebreo. Kung sinabi doon sa Revelation chapter 8 verse at chapter 13 verse 8 na ang kordero ng Diyos na pinaslang bago palalangin ang sanglibutan, bakit siya pinaslang? May buhay siya. Iyang buhay na sa dugo eh. May dugo siya. Sa dugo na yun, kapatid, yun ang inalay niya sa kanyang ama. Bago pa mangyari ang lahat, God declares the end from the beginning. Tinatapos muna ng Diyos bago niya simulan ang lahat. Unawain niyo po. Lahat tayo ganyan tayo. Hindi tayo pa pwede pumunta, alimbawa si Ate Nat, mula sa tansa, pupunta siya doon sa kanyang kamag-anakan sa kabilang bayan ng Cavite. Bago siya sumakay mula sa kanyang bahay, tapos na. Naisip na niya, pupunta siya doon. Dahil hindi ka pwede pumunta sa isang lugar na hindi mo alam siya kagaling. So bago ka pa manggaling doon sa iyong panggalingan, alam mo na saan ka pupunta. Parang ganyan. Tinapos muna ng Diyos ang lahat bago niya simulan ang sanglibutan at ibaba ka sa mundong ito. Kaya sa Revelation chapter 8 verse chapter 3, 13 verse 8, tinapos niya muna lahat ng pagtubos. Pinaslam niya ang kordero. Ibig sabihin na buhay ang kordero. Anong klaseng buhay? O ba, wala pang sanglibutan niya. So, ibig sabihin, ang buhay na yon walang hanggan. Buhay Diyos yon, buhay Espiritu. Ngunit, hindi naman pwede siyang maging kordero ng Diyos. Dahil ibig sabihin ng kordero, tagatubos. Ibig sabihin, sabi si Hebreo, walang pagtutubos kung hindi sa pamamagitan ng dugo. Abay, may dugo yon. Yung kordero ng Diyos. Dumating ang kordero ng Diyos sa mundong nakikita. Nagkaroon ng katawang sa pamamagitan ni Maria. Ang binhi ng banal na Espiritu nilagay sa tiyan ni Maria. At sabi, tawagin siya Jesus. Ang ibig sabi ng salita o pangalang Jesus, Jehovah is salvation. So pag nakita mo si Jesus, tama sinasabi niya, pag nakita mo ako, Pilipin, nakita mo ang Ama, si Jehovah. Then ako, si Jesus, ang nakikita ang Jehovah. Kaya, si Jehovah ang salvation. Si Jehovah ang kaligtasan. Si Jehovah na si Jesus nagkatawang tao para may dugo. Dahil dito sa mundo, nakikita, kailangan ng dugo para matubos ang lahat. So, nung panahon na natatanggapin ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sanglibutan doon sa Gethsemane, larawan ng ating harden, ng ating paraiso, namigati, sabi niya, Ama, kung pwede lang alisin mo ang saro na ito, ang saro, lagay ng wine. Speaking of the blood, ibig sabihin, alisin mo sa akin, kamatay na ito. Ikaw man, hindi ka dadalhin sa silya elektrika. Dadalhin ka sa krus. Ipapako ka doon, kamay. Ang masakit, yung iyong sakong ipapako. Alam ni Jesus, pag napako ang sakong ko, butas ang ulo ni Satanas.
ang kanyang kaisipan, ang kanyang kamalayan sa lahat ng tatanggap sa akin. Mabubutas at tatagas ang kanyang utak, ang kanyang kaisipan sa kaisipan ng aking mga kapatid. Namigatin si Jesus. Chichil siguro, Panginoon. Tumagas ang pawis at dugo ni Jesus. Pumata sa garden. Unang patak ng dugo ni Jesus ay ang garden. Kung papasayan mo sa Genesis chapter 2, punta tayo Genesis chapter 2. Inihanda muna ang garden ng Eden, saka inilagay si Adan. Inilagay ang tao. Inuna muna tubusin, linisin, ibalik ang garden bago binutas ang tagiliran ng huling Adan para ipanganak ang kanyang Eva, ikaw at ako. Pinakanda ng garden. Kaya hindi totoo na walang paraiso, kapatid. Alright? Punta tayo, Genesis chapter 2. Oh, 10 minutes, guys. We have to finish in 10 minutes. Hopefully, you bear with me. Genesis chapter 2. Para lang tayo nakikwento, di ba? Chapter 2, verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ng kanyang, ang kanyang mga butas ng mga ilong ng hininga ng buhay. Take note, buhay. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. May buhay. Si Adan, ginawa siya ng forma, nakawangis, kalarawan ng Diyos. Sabi niya, galing na architect din itong Panginoon. No? Galing siya eh. Pati ilong, formang-forma kanya eh. Kaya kung magkaalala, kung ilong mong pango, ay maraming membro kasi katawa ng Diyos. Alright. Now, kung mapupuna mo sa mundong ito, nung panahon na ito, wala pang kasalanan. Kung napupunan mo naman doon sa Genesis chapter 1 verse 2, ni-repair ng Diyos ang walang hugis at malalim ang kadiliman. Ibig sabihin, kasalanan din, kadiliman eh, ng sanglibutan. Malalim. Nilimliman ang banal na espiritu. Hindi dinaanan lang, ha? Nilimliman. Ibig sabihin ng paglimlim, para naglilimlim ang inahin ng manok sa kanyang itlog. May panahon ng kaganapan, kahustuhan. Husto! Hinusto ng Panginoon ng banal na espiritu ang paglimlim upang walang matirang kadiliman o kasalanan sa buong sanglibutan. Hindi siya dumaan ng ganyan. No. And God was hovering, hovering. Tingnan mo ang meaning sa Hebrew. Limlim. Binigyan ng panahon sa Espiritu. Siniguro na bago matapos ang paglimlim, lumabas ang sisyo. Parang ganyan. Kaya naglilimlim ang manok ang inahin sa itlog hanggang sa mapisa ang malalim na kadiliman at lumabas ang liwanag. Lumabas ang sisyo. Ganun ka-perpekto ang paglimlim ng banal na espiritu sa ginulo na wala ng anyo o sanglibutan. Sa mga tuwid, maging ang alabok pagkatapos noon, ay banal.
Kaya dumakot ang Diyos ng labo. Hindi niya pwedeng dakutin at gawin niyang larawan niya yung kanyang hawak ng hindi banal sa makatuwid. Kung malali man tayong mag-aral, ang lahat naman ay galing sa Diyos. Naging masama lang dahil sa kasalanan. Tapos hiningaan niya ng buhay ang alabo, naging tao. Ibig sabihin may laman. Kung ang buhay ng laman ay nasa dugo, nung panahon na yon, may dugo si Adan. At ang kanyang buhay na hininga ng Diyos ay nasa kanyang dugo. Correct? Verse 8. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Take note, nilalang muna ng Diyos. And God formed the Lord God. Lord God, take note, the Lord God. Basahin mo sa Genesis chapter 1, wala kang mabasang Lord God, kundi God. God said. Pagdating sa chapter 2, Lord God. Sino si Lord? Capital letter L-O-R-D pa. Pagdating na dito sa tao, si Lord God yan. Bakit? Itong tao na ito, rendesende, ay kanyang buto at kanyang laman. Buto, laman, at dugo ni Lord God mismo. Kaya may Lord God. Lahi ang sabi niya kay Maria. Sabihin mo sa aking mga kapatid, akit ako sa aking ama, na kanilang ama, aking Diyos, na kanilang Diyos. Dahil sila ang sunod na kapatiran sa panganay ng mga kapatirang si Lord God. Kaya sabi niya, exercise thyself. Sanayin mo ang buhay mo, ang sarili mo sa buhay ni Lord God. Dalang buhay mo si Lord God, si Kristo. Magnayag ang buhay Kristo na ito. Makikita ang katuwiran ng Diyos sa mundong ito. Kaya anumang almas ang gagawin nila, hindi tatalab sa'yo. Exercise mo. Sanayin mo ng sanayin ang iyong sarili sa God-likeness sa buhay ni Lord God na nasa iyo. Siya rin naglalang ng paraiso, kaya siya rin ang tumubos ng paraiso sa Getsemani para ihanda sa kanyang Eva nung natulog na siya at tinusok ang kanyang tagiliran. Tumagas. Alam mo yung pagpinanganak. Di ba kayo mabay, pagnanganak, anong unang lumalabas? Anong unang pumuputok? Pumuputok ang panunubigan. Tubig. Sakap. Lumabas ang dugo. Ipinanganak ang kanyang Eva. Pinanganak ka na ba muli, kapatid? Tanda! May hinanda muna niyang paraiso bago ka ilabas. Ganyan ang nangyayari. Dahil ikaw at ako ay nasa kanya na bago palalangin ang sanglibutan. Kailang magganap ang sinabi niya na kayo sa Epeso 1:4, to be holy and without blame sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya sabi niya, dito nasakdal ang pag-ibig natin, Father, Son, Holy Spirit, and you, the fourth man. As He is, so are we in this world. Tingnan mo sa verse 8.
And the Lord God planted a garden as eastward of Eden. And there he put the man whom he has formed. Teka, wait a minute. Nasaan ang tao? Nung wala pang paraiso sa silangan ng Eden. Nasaan siya? Dahil sa verse 7, nalalang na siya. May buhay na siya. May laman na siya. Ngunit sa verse 8, nasaan siya? Nang walang paraiso. Nilagay siya. Nasaan siya? Napatunayan sa Epeso 1. Ang sabi niya, pinaupo kita sa kanang kamay ko kay isa ni Kristo. Nung panahon na wala pang paraiso, ngunit nalalang si Adan, nasa kanang kamay siya ng Ama. Kailan nung nilagay siya sa paraiso, wala pa siya kamalayan ng Diyos. Ang kamalayan ni Adan ay inosente. Ngunit siya ang larawan ng Diyos din. Ngunit mabasa mo sa chapter 3, sabi niya, ang tao naging katulad na natin. Alam ang mabuti at masama. Ngunit banal. Sabi niya, palasin natin siya sa paraiso. Baka kumain siya ng prutas ng buhay at hindi na siya pwedeng mamatay. Dahil pag hindi na siya pwedeng mamatay, hindi na siya pwedeng tubusin. At mawalang saysay ang kamatayan pagpaslang ng kordero ng Diyos bago pa ang sanlibutan. So, naibalik sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng atonement ang buhay na ito na walang dugo ng tao. Ha ha! Oh, come on, ilang minuto na. Ayan, tapusin natin. Natandaan mo ba sa Mark chapter 16 verse 18 na sabi niya, uminom man kayo ng lason sa anumang paraan, hindi kayo maano, ipatong niyo inyong kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Bakit ganun? Tapos, sinabi naman ni Juan. Si Jesus nagsabi nun sa Marcos. Sa Juan naman, sinabi naman ng Apostol Juan. Chapter 1, verse 12 and 13. Ang sino man tumanggap sa kanya? Tumanggap ka ba kay Kristo Jesus? Ikaw na ba ngayon ang buto at laman ni Kristo Jesus at ang buhay ng laman ay nasa dugo? Sabi niya doon, ang lahat ng tumanggap sa kanya ay pinag... Basahin nga natin, chapter 1 verse 12 ng John. Hopefully, naunawa natin guys. Simula ito para natin ma-practice ang ating buhay Diyos. Dahil pag hindi natin alam ang ugat ng ating tunay na katauhan, pwede tayong may faith na sinabi, pero wala tayong good doctrine. Hindi mabuti ang ating alam. Nakabatay pa rin sa buhay na ito. Datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaluban. Pinagkaluban pa lang. Ng karapatang maging mga anak ng Diyos. May karapatan ka. Christ in you, the hope of glory. Si Kristo sumasa atin. Pag-asa natin sa kaluwalhatian. Pag-asa pa lang. Karapatan pa lang. Kunit ang pag-asa na ito, ang karapatan na ito, hindi mo nagamit. Hindi ka mahayag na anak ng Diyos sa mundong ito. Kaya creation is still in travail.
Kami migati pa rin kalikasan. Pag sumabog ang bomba atomika, tunaw ka, kapatid. Hindi mangyayari yun nangyari kina Sidrak, Meshach, Abidnego na hindi sila tinabla ng apoy sa pugong. Sabi ni Putin, wag na wag lang sila makialam sa labas. Pag nakita kong kailangan na paliparin ko ang supersonic missile na faster, 5 times faster than the sound of light, na may dalang atomic bomb. Kapatid, may mga tao na maaring sila ang inatasan magpalipad nito, ngunit nanginginig. Nanginginig ang kamay dahil hindi nila maatin, ngunit dahil sa utos ng kanilang boss, may napindot mali. Lumihis ang atomic bomb. Hindi napunta sa target. Missing the mark. Paano kung sa harapan mo, pumatak? Ang sabi sa 1 chapter 1 verse 12, may karapatan upang maging mahanap ng Diyos sa makatuwid bagay. Ito na ang hautus. Ang mga nagsisampalatay sa kanyang pangalan. Dito ang kaganapan na maging anak ng Diyos. Nagsisampalatay sa kanyang pangalan, sabi sa Tagalog. Sa King James, believe it in His name. Believe on His name, sabi sa King James. Ang ibig sabihin sumampalat sa kanyang pangalan, na siya ang nakikita na ikaw. Pangalan means katauhan. In Him we live, sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at siya rin ang ating pagkatao. Yan ang ibig sabihin. Nagsumampalatay sa Kanyang pangalan. Pag naglalakad ka tuwing nagtitingin ka sa salamin, kita mo si Jesus. Kita mo si Kristo na nananalamin. Yan ang sinasabi, sumampalatay sa Kanyang pangalan. Consciousness of being. Pagkakilala sa sarili. Yun lang naman niya. Yan, naging anak ng Diyos. Pag nangyari yan sa verse 13, sabi, na mga ipinanganak na hindi sa dugo dahil na ipanganak na dati sa dugo at tubig ng nanay mo. Ngunit napanganak kang muli sa Espiritu. Pinanganak sa Espiritu, sabi ni Jesus, ang pinanganak sa naman ay laman nga. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magulat kung sasabihin ko sa iyo na dapat kayo panganak sa Espiritu. Sabi niya, ang hangin umihip, baroon pa rito. Hindi alam kung saan galing saan patutungo. Ganyan din, sabi niya, ang may panganak ng Espiritu. Ibig sabihin, kapatid, may dugo ka. Pero kung kinakailangan, sumabog ang bomba atomika, para kang hangin, kapatid. Hindi kanya kayang nawakan. Hindi kanya kayang tablan. Kaya sabi ni Isaiah, no weapon formed against you shall prosper. Why? Because you are the righteousness of God. Verse 13, hindi pinanganak sa dugo. May panganak ka na. Patay na yun. If anyone be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Yung kapanangan, saan mo sa dugo? Kaya sabi ni Jesus, huwag mo tawagin sino man tatay mo. Ha? Isa lang tatay mo. Ibig sabihin, sige, galak mo yung tatay mo, pero iba na katauhan mo. No? Ibig sabihin, huwag mo na ituring na lahi ka pa ng sakop ng panahon at lahi. O tatay mo, mahalin mo. Dahil kasama mo yan eh. Ka-DNA mo na yan. Kung ikaw lang ang ligtas, lahat yan ligtas. Pero huwag mo na ituring ang sarili mo na tao lamang. Yun ang ibig sabihin. No? Dahil hindi ka pinanganak, sabi niya, sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Tao lamang binabanggit niya. Ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Oh, may buhay ang Diyos. Ang buhay ng laman ay nasa Diyos. May naman ka ba? Buto at laman ka ba ni Jesus? So, anong buhay mo? Diyos, di ba? So, anong dugo mo? Yan, buhay ng laman ay nasa dugo. Dugo ni Jesus na ibinuhos doon sa kabanal-banalang lugar ng kanyang ama. Na umakyat siya dahil ayaw niya mahawakan siya. Mahawakan siya ni Maria. Dahil ganyan ang tradisyon na sinusunod ng mga saserdote.
pagka high priest ka, papasok ka doon sa kabanal-banalang lugar, isang linggo hindi ka pwede umuwi sa bahay mo. Doon ka sa holy place, doon ka matulog, nakasuot ka, nakasuotan ng pari, saserdote, tagapamagitan ng langit at lupa, masanay ka, sanayin mo sa loob, isang linggo. Nakasuotan mo yon. Speaking of Christ, in Christ. Masanay ka, masanay ka. Huwag kang umuwi sa bahay mo para mahipo ka ng kasama mo. Dahil pag umuwi ka, pagpasok na pagpasok mo doon sa kabanal-banalang lugar, may tali ang paa mo. Ang tali ng paa mo may kalimbang. Or nandiyan na tumunog, hahatakin ka na makasama ng pari doon sa holy place, ibig sabihin patay ka. Sinunod ni Jesus yun. Huwag makuhawakan, Maria. Dahil pupunta ako sa kabanal-banalang lugar, ibuhos yung dugo natin. Sabi niya, akit ako sa aking ama, ng kanilang ama. Ibig sabihin, dugo ko dadaling ko doon at tinawag ko silang kapatid. Dahil ang ama ko, ama nila, ibig sabihin, iisa ang aming dugo. Malinaw ba, kapatid? Magsimula tayo sanayin, exercise, sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating sarili na tayong nakikita na buto at laman ng Diyos. At may dugo tayo. At ang dugo natin ay dugo ng Diyos na sumako, lumukob sa dugo na nananalaytay sa ating mga bulalo ngayon. Kaya sabi niya, hindi ka tatablan sa anumang paraan. Ngayon, may dugo ka ba, kapatid? May dugo ka. Dahil may laman ka. Ngayon, ang buto at laman mo ay buto at laman ng kapuspusan ng Diyos na si Kristo Jesus. Kung masimulan nating pagbulay-bulay hanggang sa tumimo sa ating puso na wala na pala tayo sa buhay laman, then ay balik tayo sa corporate body of the Father, the Son, and the Holy Spirit na may kapuspusan ayon sa laman. Kapatid, madali na. Magugulat ka na lang. Hindi ka tinatablan ng anumang virus. Hindi ka tinatablan ng anumang negatibo. Dahil kung hindi man bigla, unti-unti mo na napagtanto, iba pala kami. Iba pala kami. Kaya pala si Jesus, wala siyang problema doon sa limang tinapay, dalawang isda. Diba? Wala siyang problema pagtawid doon sa kabilang iba kahit anong bagyo. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, tumawid tayo. Ibig sabihin, nakatawid na tayo. Bagyo man yan, tulog siya, ginising siya, pinatigil. Tapos nilingon niya, asan ang inyong pananampalataya? So ito, maaaring very strange sa iba ito. Katotohanan, wala tayong time. May time tayo. Pero kapatid, para kang hangin. Ganyan daw pinanganak sa Espiritu. Juan 3:8. Dahil ang 8, walang katapusan, walang simula, at walang wakas. Ikaw ang fourth man, corporate man. Mula ngayon, exercise natin ang ating pagiging katulad ng Diyos sa pamamagitan pag-isip. Ito pang gagawin ko, itong iniisip ko, ako lang ba ito o kasama ko ang Trinity? Ang desisyon ko ba, sa akin lang to o kasama ko ang Trinity na kaisa ko? Kahit pa pa, may nasimulan tayo. Alright? Sa mga preaching natin, magpipreach ba ako rito? Ako lang ba nagpipreach dito? Dahil gusto ko lang makilala ako, marinig ako, o masabi na mas may alam ako sa kanila? O pag-ibig ito ng Trinity? Amen? Almighty great I am, Abba, Daddy, salamat po rin. At ang lahat ay lumilinaw ng lumilinaw at masimulan at masusugan namin ang pagsanay ng aming mga sarili sa buhay Diyos na ikaw. Dahil palalim ng kalamidad,
Ang kasalanan sa sanglibutan, siya namang pagtaas, ng pagkahawa mo ng iyong paging banal sa amin. Almighty, great I am, Father, Abba, we bless you. We honor you, we love you. Ito, totoo. Sa pangalan at katauhan ng aming tunay na buhay, si Jesu Cristo. Amen, amen, amen. Angels of God, thank you. My angels, thank you. Go forth, I dispatch you. Amen. Guys, I hope kahit na ganito, medyo umiksan tayo kaunti, may napulot kayo. At ibahagi, ibaba ninyo sa inyong mga nasasakupan. Exercise ang ating pagiging godlike. Amen. I love you.